How can diabetes affect my feeling? Yan po ang tanong ni Nitoy na isang diabetiko sa palabas na Nitoy Diabetiko. Tanong ko po sa inyo, ano nga po ba ang nararamdaman ng isang diabetiko kapag nalaman niya na siya ay isang diabetiko? Para palitulit ako, no? Ang tanong, papaano nakakaapekto ang diabetes sa feeling ng isang taong may diabetes? Alam naman natin na ang diabetes ay panghabang buhay na sakit. Ito ay walang lunas, pero ito ay nakokontrol. Nakokontrol sa pamamagitan ng maintenance na gamot. Meron po tayong mga gamot na ibinibigay sa mga pasyenteng katulad nito upang ang kanilang asukal sa dugo ay maging normal at katanggap-tanggap sa katawan. Nakararanas ang mga diabetiko sa tinatawag nating denial. Pag nalaman niya na ang kanyang diagnosis ay diabetes, first time niyang malaman na may diabetes siya, dinideny niya. Anong sasabihin ng diabetiko? Anong sasabihin ng pasyente? Mali yan? Mali naman yung test na yan? Hindi, papaulit ko yan. Nagdideny pa. Dinideny ng mga pasyente. At normal yan. Normal. Ikaw ba naman, magkaroon ka ng diabetes? Tanggap mo ba agad? Sa una, pag nalaman mo, tumataas ang blood sugar mo, nagtetest ka, ano ginagawa mo? Ano nararamdaman mo? Parang kinakabahan ka. Aba, teka, baka ako meron ng diabetes. Baka meron akong diabetes. Kaya natatakot kang mag-check. Natatakot kang mag-check kasi baka malaman mo na may diabetes ka talaga. Kaya pumapasok dyan yung denial. Nagagalit ka. Sisisihin mo yung mga tao na kapaligid sa'yo, maging ang Diyos, sinisisi. Bakit ako pa? Kabait-bait ko, bakit ako pa nagkaroon ng diabetes? Ang dami naman dyang iba. Di ba? Ganyan po yung mga senaryo. Nagagalit sa sarili. Bakit ginawa ko to? Bakit ako kumain ng matatamis? Bakit hindi ako nag-exercise? Ang daming katanungan. Nagagalit sa sarili. Nagagalit sa kapwa. Bakit sila nagka-diabetes? Sisisihin pa yung kainom. Ito kasi painom ng painom. Sa opisina, painom ng painom kasi ito ng soft drinks. Ayan, dinamay mo pa ako. Ano pa? Bargaining. May katwiran. May katwiran siya. Hindi, hindi. Yung diabetes ko kasi ganyan lang yan. Mawawala din yan. Pag inom ko itong gamot, pag turo ko itong insulin, pag nakontrol na, wala na yan. Kapag nararamdaman nila yung mga complication, yung mga sintomas ng diabetes, laging nangihina, laging uhaw, ano pa yung nararamdaman? Nanlalabo ang paningin, laging gutom. Makikita pa, talagang nakakatakot ano. Pag ikaw mismo, nakita mo, ihi mo, ikaw lang yung tao dun. Bakit yung ihi ko may langgam? Bakit nilalanggam to? Siyempre ikaw matatakot, madidepress ka. Pag ikaw na depressed, ano mangyayari? Siyempre yung stress. Hindi niya natutulungan yung insulin na magbukas ng tama dun sa cells na lagay ng asukal. Ano ba yung ginagawa ng insulin? Taga bukas ay dahil nadidepress siya, nai-stress na siya dun sa kanyang nararamdaman, sa kanyang sakit na nalaman. Yung kanyang insulin hindi makaganap ng tama. Hindi niya magawa ng tama yung kanyang trabaho na magbukas ng cells. Siyempre, pag walang pumapasok na na asukal dun sa cells natin, ano nararamdaman natin? Di ba nangihina tayo? Nangihina.
Nangihina. Palit-ulit ako, palit-ulit. Nangihina. Oo, nangihina talaga. Pag wala kang energy, sino ba naman yung malakas pa rin kahit wala nang kinakain? Sino ba naman yung taong malakas pa rin kahit walang kinaing kanin, walang kinaing matamis, o walang kinaing pagkukuna ng energy? Sino yun na kahit di kumain, malakas pa rin? Wala. Kasi dinesign tayo ng lumikha ng ganito. Kaya dapat inaalagaan natin. Siyempre, para matanggap natin na talagang diabetic tayo, may mga tao na dapat na available sa ating paligid. Nandiyan yung pamilya natin, nandiyan ang doktor, nandiyan yung mga tao makakausap mo, nandiyan yung mga diabetes educator, para ma-accept mo. Nandiyan yung acceptance. Ina-accept mo. Sige, magpapagamot na ako. Sige, iinom na ako ng gamot para yung depression mawala. Kasi hindi nakakatulong ang depression sa iyong nalamang diabetes, kasi lalong lalala yan. Ano yung mga dapat nating gawin? Kailangan mag-check tayo ng blood sugar regularly. Bakit? Para malaman natin, aba, ang taas ng blood sugar ko, kailangan ko magbawas ng aking kinain. Ba, baka nalimutan ko na yung gamot ko. Kaya dapat may checklist ka. Kaya kailangan may regular na pagsusuri sa iyong asukal sa dugo. Siyempre, pag ikay nagmo-monitor, hindi yung pagka-check mo, wala lang, ire-record mo para pagdating mo sa iyong doktor, ma-analyze yung iyong mga test na ginawa sa bahay. Ay, effective yung gamot. May adjust ko na maganda yung gamot. So, malaki yung tulong ng pag-check ng blood sugar. Kasi dyan din nagbabatay ang inyong doktor kung i-adjust ba, babawasan ba yung doses ng gamot mo sa iyong diabetes. Ano pa yung dapat nating gawin? Take your medications. Pag sinabing maintenance, maintenance. Pag sinabing maintenance, inamin mo. Hindi yung kung kailan mataas ang blood sugar mo, saka ka lang iinom. Kaya pag tinawag nating maintenance, ayan po ay walang tigil hanggat hindi po pinapahinto ng inyong doktor. Diba? Hindi titigil ang iyong maintenance hanggat hindi pinapatigil ng inyong doktor. Kaya may tinatawag tayong regular check-up. Chine-check-up tayo. Hindi yung 1 year, wala kang check-up. Aba, baka may epekto na yung gamot sa iyong ibang organs. Baka yung mga gamot ay hindi na okay sa iyo na dapat in-adjust na. Kaya dapat kapag pinapunta ka ng doktor mo monthly sa clinic niya, pumunta ka. Kasi alam niya kung hanggang saan yung gamot na yon para ma-evaluate niya. Next, kailangan natin siyempre mag-exercise. May mga activity tayo na pwedeng gawin. Pwede tayo mag-gardening. Pwede tayong maglinis ng bahay. Pwede tayo maghugas ng pinggan. Pwede tayo mag-walking. Pwede tayo mag-bisikleta. Napakadami na pwedeng gawin para magkaroon ka ng activity. Hindi po maganda pahiga-higa lang tayo. Ay, may diabetes ako, higa na lang ako. Hindi po pwede yan. Kailangan tama yung ginagawa mo. Dapat merong exercise. Merong paggalaw. Kasi kung mahiga-higa ka lang dyan, ano mababawas na asukal sa'yo? Yung pagnguya mo? Yung pagnguya mo? Kikibo-kibo yan. Ilang energy lang yan na mababawas sa'yo? Ilang asukal lang ang mababawas sa'yo? Ay dahil kung munguya ka, hindi rin mababawasan kasi nadadagdagan. Siyempre, kailangan natin alamin. Ano nga ba yung tamang pagkain para sa iyo? Alamin. Ano ba yung tamang sukat ng pagkain na para sa iyo? May mga tao nagda-diet mali. No rice. Ano pa yung ginagawa nila? No carbs. Okay. Saan ka kukuha ng energy? Puro meat.
meat, karne, puro karne. May palit ulit ako. Puro karne ang kinakain. Wag naman, kawawa naman po tayo. Magkonsulta po tayo sa doktor natin, hingi po tayo ng prescription ng diet natin. Siyempre, bilang isang pangkaraniwang tao, ano po yung dapat natin gawin? Pupunta tayo sa isang nutritionist o dietitian para ikonsulta ano nga ba po itong prescribe na ng doktor ko. Ano nga po ba itong nakasulat na to? DM diet with low salt, low fat, something. May mga description ang inyong doktor dun sa diet nyo. Halimbawa, mababa dapat ang protein, dapat mataas ang ito. Depende kasi sa resulta na iyong laboratory or chemistry. Kaya, maganda, humingi po kayong prescription sa inyong doktor. Ano pong diet ang dapat sa akin? Then, lalapit naman po kayo sa dietitian. Dietitian o nutritionist para turuan ka kung anong mga dapat gawin. Anong mga ba yung mga naaangkop na pagkain para dito sa prescription na to ng inyong doktor? Diba? Kailangan ito pong huli, masunod din natin. Malaking tulong po yan. Ang diabetes, talagang nakaka-stress. At yung stress, hindi nakakatulong sa iyong diabetes. Tulad ng sinabi ko kanina, yung diabetes, nakakakos ng stress. At yung stress, nakakasama ng diabetes. Sinabayan mo pa ng depression. Depressed na depressed ka. Ay, ang dami naman natin pwedeng gawin. Ang dami pwede natin gawin. Ay, lalo na. Nung ikaw ay uhaw na uhaw. Ihing-ihi. Hindi lang focus sa sarili. Masakit ang ulo. Nangihina. Ang dami nararamdaman. So, yan yung epekto sa iyo. Parang nawawalan ka ng focus. Kaya yung tanong, ano nga ba? Paano nga ba nakaka-apekto yung diabetes sa piling mo? Siyempre, hindi ka nakaka-focus. Yung damdamin mo, na-apektuhan na. Hindi ka makapag-focus sa trabaho mo. Okay? Ang diabetes sa stress, pag pinagsabay mo yan, ay hindi maganda. Ikaw ang manghihina. Dapat maging positive tayo. Marami naman po tayo mga samahan, mga groups, na pwedeng tumulong sa iyo. Unang-una po dyan ang pamilya. Meron tayo mga grupo ng mga diabetic club or yung mga grupo ng mga diabetes katulad po sa Mount Carmel Diocesan General Hospital, yung tinatawag nilang Blue Circle Club. Meron din po sa MMG na tinatawag na Mediabetes. Meron din po sa Lucena United Doctors Hospital. Meron din po sa St. Ann General Hospital. Meron din po sa Lucena United Doctors Hospital. Meron din po tayo sa Lucena Diabetes Care Center. Dito po sa ano, sa may malapit sa Pleasantville. Madami po tayong pwedeng puntahan upang tumulong sa atin, diabetes. Paano nga ba ito makokontrol? Kasi pag nakasama mo yung mga grupo na mga diabetic, magkakaroon ka ng kasayahan. Magiging masaya kasi lahat ng kausap mo may diabetes. Kasi isipin mo, hindi lang ikaw yung may diabetes, napakarami. Millions of people dito sa mundo ang may diabetes, hindi lang ikaw. Nagkataon lang na ikaw lang yung dinapuan dahil meron tayong lifestyle na hindi maganda noong una-una. Pwede tayong mag-kumonsulta. Kumonsulta tayo sa isang psychiatric doctor. Hindi naman po ibig sabihin, pupunta tayo sa psychiatric doctor ay may tama na utak natin. Hindi po yun. Tutulungan po nila tayong tanggapin na yung diabetes na yan ay naandyan na. Tutulungan nila tayo. Tutulungan ka po ng isang psychiatric doctor na tanggapin yung sakit na yan para mas matulungan ka na mamanage ng maganda ang iyong diabetes. Marami tayong ang samahan. Yan.
mga rainbow sa Manila, sa Marikina, may rainbow camp, I think. Rainbow camp, may mga Diabetes Philippines, Association of Diabetes Educators of the Philippines, or mga ADNEP, PADE. Nandiyan po lahat. Maraming bagay ang pwede nating gawin. Maraming bagay ang pwede nating ano, napakaraming gawin. Maging positibo tayo, huwag natin problemahin. May dahil may diabetes tayo, hindi na tayo magpapatuloy ng buhay. Hindi po ganun. Kailangan tayo po ay laging nakikibagay sa binigay na sakit. Okay? Kaya po, magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa lahat. Salamat po. Bago ko po malimutan, subaybayan nyo po, abangan nyo po teleserye o YouTube serye na pinamagatang Dito'y Diabetiko. Siya po ay gagampanan po ni Kenneth Derama, na isa pong actor o local actor ng Kinggab TV. At makakasama po niya si Narona Ronella Portes, si Christine Derama, Gerald Portin, Niljan Alvarez, at iba pa po makakasama. Sila po ay mga artist ng Kinggab TV. Abangan niyo po yan. Pag po natapos na po yung taping, ay ipapakita po namin sa inyo ang YouTube series na pinamagatang Nito'y Diabetiko. Salamat po sa inyong suporta.